mga balita, nakausap naman ng GMA News ang dalawang tanod na nakakita sa lalaking tinulog sa isang jeep sa Santa Mesa, Maynila. Para sa karagdagang detalye, may live at exclusive report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Gigi, nang kausap nga natin ang dalawa sa mga unang nakakita sa lalaki inilaglag sa barangay 428 Santa Mesa, Maynila. Pero nakiusap silang huwag nang ipakita ang mga mukha. Kwento ng mga tanod ng barangay 427 na sinagtuon at Ray hindi nila tunin mga pangalan, nagpapatrolya sila ng mga oras na yon na may marinig na harurot ng jeep. Tinawag daw si Don ng isang residente sa barangay 428 at sinabing may taong inihulog mula sa jeep. Nang lapitan doon niya ito, inakala niyang basura lang. Pero nang tingnan daw nilang maigi, nagulat silang tao pala ito at tuguan ang ulo at mukha. Maya-maya, dumating na rin ang isa pa niyang kasamahang tano, Jiggy, na si Ray, at nilapitan ang nasabing lalaki. Kitang-kita raw nilang malakas pa ang paghinga nito at umuungol, pero hindi na raw ito makakilos dahil nga sa sobrang tama daw na kanyang tinamo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaya agad daw nila itong tinabagay alam sa barangay 428. Ayon sa kapitan nga ng barangay, Jiggy, umuungol nga raw ang biktima sa tuwing tinatanong sila nila at parang may gusto raw itong sabihin pero hindi na raw ito makapagsalita. At sa itsura daw ng biktima na nakuhanan pa nila ng litrato, matindi ang tinamong tama sa ulo at napakarami raw ng saksak sa leeg. Sa katunayan, Jiggy, sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin sa homicide section ng MPD, mahigit 50 saksak ang tinamungan nitong biktima. Kaya naniniwala sila na hindi iisang tao lang ang gumawa nito at ang nakikita nilang motibo, Jiggy, ay ang paghihiganti dahil nagkaroon daw ng kaalitan itong biktima na isang barker sa pila ng jeep sa Divisoria. Pinalawak na nila ang kanilang manhunt operation at hindi na lamang iisang suspect ang kanilang sinusugis, Jiggy, kundi yung mga posible pang kasambat doon sa krimen. Jiggy? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.